Hi guys! Magandang araw po sa inyong lahat at ngayong umaga ay i-update ko kayo sa mga nangyayari dito sa ating bukid. Ang dami pong bulaklak ng ating okra. Wow! Ay, madaming ilig ng aray. Ito na yung sa buhay. Yan po yung mga harvester natin. Ano masasabi mo, ma'am? Masaya. Masaya. Pero malungkot ako kasi alam niyo po ba nangyari sa ating kangkong? Marami pa man din po tayong order ngayon. Pero ito po ang nangyari sa ating kangkong. Ito po. Wala na po tayong inabot sa ating mga kangkong. Inarvest na po ng mga kambi ng kaming bahay. So, nananawagan ako sa mga kapitbahay dito, mga pinsan ko. Ito po ang nangyari sa aming kangkungan. Ubos po. So, yung mga may order, next month na po uli. Palalaguin muna natin sila. So, hinarvest ng kambing. Ayan, so didiligin muna natin uli ng maraming tubig para sila ay lumago. So ito na po yung harvest nila. Isang, ilan linya yan? Girls? Tigig isang linya. Ayan po. Ang gaganda lang ano nila. Bawat isa pong balde, dalawang rows. Ayan. Hanggan dun. Balikan nyo yung kay Bibong. So bale, siguro yan ay titimbang ng 2 kilo. Isang balde. Ayan. So ito is around 60 meters long rows. Ito naman po ang ating mga tinanim na pakwan. So dahil hindi ako expert sa pakwan, marami akong mali dito. Kaya ewan ko kung bubunga to. Marami pong namatay. Ayan, may mga insekto yung iba. Maliliit pa yung iba. Meron naman ditong mga malalaki. Ito. So, I think ito ay bubunga. Kasi may mga bulaklak na siya. May mga buko ng... May mga ilan ng buko ako nakikita. Ayan. Pakuha natin. So, sana bumunga ito kahit papano. I-fertilize natin ngayon. Ayan. So, may ilang puno din ng pakwan ngayon dito. And... ito pa. Ito naman ang ating mais. Na unti-unti na rin kinakain ng mga daga. So mamaya mag-iihaw tayo ng mga mais. May ilang puno din po tayong mais dito. Ito po yung ating mga talong. So bumubulaklak na yung iba. Bumubulaklak na sila. At may bunga na siya. Ayun o. Ayan, meron maliit pa. Maliit pa po siya. Ito, marami na rin siyang bulaklak at bunga. This one, meron na rin. Kita nyo ba? Ayan. And this one, meron na rin. Bulaklak. Ito po yung nakunan ko na last week. Ang bunga. And makikita nyo, may bunga rin siya dun. Wait. Ayan. Laki na. Pwede natin kunin mamaya. Okay. And ito po is, ma-observe nyo, namamatay yung tulo. Ito ay borer. So, yan na rin siyang tanggalin. Nalalanta siya. Ito din isang ito. Common na sakit to ng mga talong. May naligaw pong isang violet. May bunga na din.
pwede na rin natin kunin. Ang palatan na kasi sa talong, ang best time na kunin mo siya yung makintab yung kanyang balat. Pag nawala na yung kintab na yun, ibig sabihin matanda na siya, overripe na siya. So ito yung best time na kunin natin siya. And this is another one. Wala pa. Ito. Okay. So ilang puno lang po yan? 15 na puno. Nakukunan na natin siya ngayon after 1 month. Ito naman po yung ating mga papaya. Ang variety nito ay Sinta Papaya from UPLB IPB. At ma-observe nyo, mayroong mga maliliit. Yan po ay hulip na. Second, kasi namatay yung aming mga, yung ibang mga unang tanim ay namatay. Yun naman mga may bunga na, yan ay tinanim last year, February. So ngayon bumubunga na siya. Actually nag-start siya magbunga or nag-start kami maka-harvest mga September. So itong mga bagong tanim ay tinanim namin noong December at ngayon ay bumubulaklak na. So kagaya po nito, malapit na itong harvest. So kapag nakita na tayo ng medyo manilaw-nilaw or sumisilay na ang tawag, pwede na natin siyang i-harvest. So ito po ay mga Sinta Papaya. At ito naman po ang ating mga kalabasa. So ayan, nakaikot na po tayo sa ating maliit na bukid at hanggang sa muli. At hanggang sa muli nating update, sana ay subaybayan nyo lagi ang aking mga update dito sa aming munting bukid. Salamat po sa inyong panonood.